Ayan, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, guys. Saan man pong sulok ng mundo kayo naroroon. And for today's video, tayo po ay gagawa muli ng another design ng garland. At syempre, narito po yung ating mga materials. Yung ating main material, yung ribbon. May dalawang kulay po ako dito ng ribbon. Gunting, syempre yung ating glue gun. May stick glue na po yan. At meron din po akong maliit na bilog, guys. Ayan. So, ayan. At, syempre, kung interesado po kayo sa video nito, sana po ay samanin nyo ako hanggang sa dulo. At kung bago nga lang po kayo sa aking channel, huwag nyo nga pong kalimutang mag-like and subscribe. And comment down below na rin po para naman updated po kayo sa mga susunod pang video. Ayan, tara guys, at umpisa na natin yung ating garland. Unahin po natin yung paggugupit, guys, ng ano... Ganito kahaba, guys, na ano na ribbon natin. Ayan, yung isang kulay po ay lima lang at yung isang kulay ay bali walong piraso, guys. Ayan. Madali lang po ito, guys, at syempre sinishare ko po sa inyo para sa malaman nyo rin po at kayo rin po ay matuto paano po magawa ng garland. Para naman ang sa ganun, sa mga susunod po na end ng klase, marunong na kayo, guys. At syempre, maging extra income na rin para sa inyo. Kasi ito po ay, sa akin po ay extra income ko po ito, guys. Ayan, at syempre, hindi na rin ako bibili dahil gumagamit din ako nito dahil yung mga anak ko ay nagkakaroon din ng kahit pa paano ng mga award. Ayan. So, ito, lima na po itong isang kulay. Yung isa naman po ay gagawa tayo ng bali, walo po. Sa kulay blue, walo naman yung gagawin natin. Bitin lang po natin, guys, at nang makagawa na tayo, ayan. So, walo po nito. Yung isa kanina ay lima. Sobrang dali lang nito, guys, at hindi po kayo mahihirapan. Just follow the instruction and listen to me carefully. Ayan, napa-English ako, guys. Minsan-minsan lang po yan, nahukay ko yan sa baul. Ayan. Meron akong baul dito, guys. Joke. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, need pa natin ng apat. Ang gawin lang po ninyo, guys, at ito yung lesson na na-learn ko ngayong graduation, na dapat po ay early, bago mag-graduation ay prepared na, at marami na pong nagawang mga ganito kung nais nyo pong gawing pang negosyo. Kasi, guys, para... during na darating na yung graduation ay hindi kayo mapuyat. Tulad ko ay 3 nights ako yata or 4 nights na puyat. Dahil kinarer ko yung paggagawa, guys. Worth it naman po, kaya lang ay pangit po yung napupuyat po tayo. So, dapat early, bago sumapit ang graduation day, ay prepared na po yung pantinda natin. Ayan. So, binabahagi ko sa inyo, guys, kasi para po sa susunod, kung kayo po ay mag-aan nito, magne-negosyo, ay alam nyo na po. So, ayan, at kumpleto na yung ating paggugupit. Yeah, ginupit, guys. So, ang gagawin naman natin ay gugupitan natin siya sa magkabilang gilid. Medyo konting paslanting lang siya, guys, para... Maliit lang po yung gugupitin natin sa gilid at medyo slanting siya. Tignan nyo lang po yung ginagawa ko para matuto po kayo. Ayan. Ito po ay napakagandang gawing extra income. At syempre, kung maraming mga school na malalapit sa inyo, ay siguradong mabenta ito. Syempre, kahit sa mga kapitbahay nyo lang, offer nyo or
update yan, ang tawag dito, i-upload nyo sa Facebook account nyo, or sa i-direct nyo send sa mga messenger ng mga kumare nyo dyan. Ayan, ibenta na kayo guys. So kailangan lang po dito ay always sipag at tiyaga. Syempre pag hindi ka magtiyaga dito ay mabuboard ka. Ayan, parang napahaba yung gupit ko guys. Ayan, so ito rin pong isa, ganyan din po yung gagawin natin, gupitan natin yung magkabilang gilid. So easy lang po yung ganitong extra income guys. Hindi po kayo mahihirapan, at syempre malilibang kayo guys. Ayan, sa mga kananay ko dyan, tara guys. Sa mga susunod po na, oh my god, nagsobra. Susunod po na mga graduation ay ito po, maaari nyo pong magawa. Ayan. So, gagawin po natin ay ipo-fold po natin siya na ganyan. Ayan, and then didikitan po natin dito. Dito po sa part na to guys. Ayan, ganyan po. So, nalimutan ko agad i-on yung aking yung aking glue guys. Ayan. Pinapainit natin yung ating glue. Ay, gawa na tayo ng kanyang pinaka sasabitan guys. Ayan, ito po yung kanya magiging pangsabit natin sa ibabaw niya guys. Ay, ibabaw. Pangsabit natin sa leeg guys. Ayan. So, ayan, ganyan po kahaba. Maganda po guys pag gumagawa kayo para pare-pareho yung haba ng ating pangleeg. Meron po kayong isang sukatan. Ganon din po yung ganito natin ay mayroon po tayo palaging sukatan guys para uniform yung ating gawa. Walang mahaba, walang maigse, walang malaki, walang maliit. Ayan. So, diba? Ang gagawin na lang natin ay papag-combine natin yung mga kulay. Maganda pong gamitin guys yung stick glue kasi nga ay pag stapler po yung ginamit natin ay nagkakalawang yun guys. Kalawangin yung ating ribbon pag stick glue. Yan, so start na tayo magdikit dito. Ganito lang guys. Napakadaling gawin. Ayan, at syempre, sigurado na talaga yung benta nyo kasi talagang in ito tuwing end ng school year. Ayan. Kailangan lang ay well prepared na ang inyong mga garland before ng graduation ceremony or recognition ceremony. Ayan. Ayan guys, medyo umuulan na naman at may bagyo kasi kaya ayan. Yan pong dahilan din kaya tayo ay puro DIY ngayon, mag-DIY tayo ngayon dahil sa ulan, hindi tayo makabidyo sa ating gulayan. Hindi tayo makalabas-labas. Magbibidyo sana ako sa halaman, hindi rin po pwede kasi ayan talagang umuulan. So dito na lang ako mag-DIY muna guys. Ayan. Siyempre ito ay dagdag pagkakakitaan ng mga kananay ko dyan na makakanood. At syempre kahit estudyante ka lang, pwede mo rin itong gawing extra income. Ayan. So manood ka lang at tignan mo mabuti yung proseso niya. Parang napahaba lang guys yung pagkagupit ko nito. Dapat medyo maigsi-igsi lang. Pero anyway, okay na rin yan kasi andyan na. Sayang naman kung hindi natin gagawin, diba? Ayan. So, just watch and learn. Tignan natin ang kalalabasan nito guys. Ayan. Idikit ko lang po muna ito. Lahat. Nang sa ganun ay
matapos tayo guys, ayan, na makita natin yung outcome ng ating trabaho. Ayan. Kahit pa paano guys, ay maganda rin yung naging income ko ngayong end ng pasukan sa paggawa ng ganitong garland guys. So, kayo din mga kananay ko dyan. Next school year end, gawin nyo rin to guys. Ayan. So, malakas na yung hangin at lalaksan ko na, ay yung hangin, yung ulan guys. Lalaksan ko na lang din po yung bunga ko para marinig nyo ako. Ayan. Pasensya na kayo. Background na lang po natin yung ulan. Ayan. Naman po natin na ididikit na nga po natin dito yung ating mga pinagdikit-dikit na ribbon. Ayan. So, una muna guys ay apat yung ating ididikit. Inan nyo lang po yung aking ginagawa at sigurado po ako na magagawa nyo rin po ito guys dahil sobrang dali lang at ayan, hindi kayo mahihirapan at siguradong magugustuhan naman ng mga customer natin yung design. Simple pero maayos naman sa paningin. Ayan. After nito guys, na nalagyan na natin ng apat, ay dito naman po tayo maglalagay sa mga bakanting area. Yung color. Bisaya gita na. Color yellow naman po yung ating ilalagay. Yan. So, pasensya nyo na kung may background tayong ulan. Oh my golay. Yan. So, ingatan nyo lang yung pagdidikit-dikit kasi guys, medyo nahihirapan ako dito kasi nga ay nagbibideo. Mas maganda sana doon sa lamesa. Ayan. O, ayan. Ganyan lang po yung ating gagawin dyan. Marami po tayo guys na mapupulot ng mga ideas through YouTube. Ayan. So, lagi kayo manood. At syempre, kung bago lang din kayo dito sa channel ko guys, ayan, at nagustuhan nyo yung aking DIY, subscribe na din kayo guys. Ayan. O, ito na. Kasunod po yung blue na naman siya. So, apat na naman ulit siya. Ayan. So, lagi sa pagitan guys, ang lagay ha. Ganda po ito guys at simple lang siya. Hindi ganun ka bongga pero okay naman po yung resulta. Ayan. So, maganda po pag nagtinda kayo, iba-iba yung design para guys, siyempre alam nyo naman yung mga iba, ay meron pa tapala tayo hindi naidikit guys. Alam nyo naman guys yung ibang customer na mimili yan ng mas maganda or mas type nila yung may pinagpipilian sila, diba? So, the more na mayroon kang ibang design, the more na magugustuhan nila yung mga paninda mo. So, nagkamali ako ng dikit sa isa. Ulitin ko, guys. Ayan, hindi pa na masyadong nakadikit. Medyo nagdikit siya ng todo. Nagkalapit pala. Ayan. So, ulit yung isa sa gilid. So, easy lang po ito at hindi kayo talaga mahihirapan ng bonggang-bongga. Ayan. So, ito po ay nagkamali ako dito. So, gupit pa tayo ng isa na maigsi dahil mali po yung nagawa kong ganito. Sa gitna po ay iba na po yung design niya. Tulad nga po nung kanina, gupitan po natin yung kanyang magkabilang dulo. Medyo pa islanting. Dapat po ito ay medyo payat-payat lang. Ayan, pasensya nyo na kasi mataba ako. Kaya tumataba siguro yung gupit ko. Ayan. Aro.
So ayan guys, ayan, medyo pina-slant ko po ito, ay pina-curve ko po ito. Kasi ganito po yung gagawin nating fold dyan. Medyo ipapabilo po natin yan. Yan, ganyan. At yan po yung ilalagay natin dito sa center po ng ating ribbon. Ayan. So, mag-apura na po tayo kasi ay may nagbibideo okay na guys. At baka makapirate na naman tayo. Makapirate na naman at syempre, iningatan natin yung mga CPR. Kasi ayan. Yan po, dikit na po natin sa gitna. Ayan. So, ayan. Parang pangit yung pagka-curve ko. Masyadong nag-curve siya. Ayan. So, yan na po guys, yung final na disenyo ng ating DIY ribbon garland. Ayan. So, gawin na lang po natin yung kanyang kakabit na lang po natin siya dito sa kanyang pang sabit sa leeg guys. Ayan. So, dito po sa gitna po natin yan i-didikit. Ayan. So, ganito lang po. Simple yung ating garland. And then, ito pong lawit niya sa ilalim ay lalagyan po natin ng parang sa style sa buntot ng ribbon. Ayan, gupitan po natin ng pahilis o kuha na natin ng touch lock sa gitna. Ayan, sobrang dali lang guys. Ayan, at syempre ay hindi kayo mahihirapan. So ayan, ayan na guys yung ating DIY ribbon. Salamat po at sana ay natuwa kayo sa ating DIY ngayon. Mega mega love shout out everyone. Thank you for watching my video. Ayan. God bless us all. Bye-bye.